What's up sa inyo mga ka-officials? Welcome to my channel. Isa na namang video, no? Pero mainit-init ng pag-uusapan natin. Aware naman kayo sa mga kumakalat sa social media about kay presidente dun sa mga senador, no? Ano ba yung ways na dapat na lang natin gawin instead na lagi natin silang sisihin? Although marami talaga sa atin na oo, sabihin na natin may pagkakamali sila, pero hindi naman lahat-lahat na parang akala mo Diyos tayong maninisi sa isang taong hindi naman siya perpekto. Hindi naman siya ano, sasabihin pa nung iba, ano, aus, paalisin, no? Ako aminin ko isa akong pro Duterte. Pero sa nakikita ko naman, wala tayong magagawa . Kung ang kanyang team is makukupad, yung iba kupal, no? Ang tawagin, wala tayong magagawa kundi sisihin ang mga ano, no? Hindi ko na rin alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Hindi ko rin naman kayo masisisi dahil tao rin kayo, tao rin ako. Ang dapat lang sisihin dyan is yung mga kasamahan niya sa gobyerno na dapat sinisibaka niya, which is hindi naman niya kasi ginagawa dahil ang tingin ay papabango tong mga to. Ito lang yung first tip ko, pag-pray nyo na lang yan. Pag-pray nyo na lang sa presidente na magising na lang yan, ipagpa-fire niya yung mga nanloloko, lalo na pagdating sa relief goods, meron pa dyan, nagsisinisisi pa yung gobyerno, national government. Meron po tayong local government units, doon po yung dinidistribute, hindi naman po natin alam kung talagang ibinibigay nila. Doon tayo magreklamo. Pero hanga naman ako doon sa ibang lungsod, na dito sa amin sa Cavite. Sa amin, aaminin ko, wala pa rin. Kasi hindi lang naman kami yung hindi pa nabibigyan. Marami pa rin naman. Kaya naman dun sa mga nagbabalak dyan, instead na magnawa-ngawa tayo sa social media, manahimik na lang tayo. Mag-pray, tapos puro quotes na lang ibigay. Puro meme. Wala naman din, hindi naman nakakatulong. Akala nyo nakakatulong. Bakit? Pag nag-reklamo ba kayo? Bida na kayo? Number one na kayo? Ginawa ko rin yan. Wala rin naman na pala. Kahit naman sinong presidente ilagay nyo dyan, wala rin naman, lahat na lang re-reklamuhan nyo. Kahit naman kung sino . Kahit ako . Hindi ko naman sinasabi, hindi natataas ng bangko . Pag ako nag-presidente, nako, syempre sisisihin nyo rin kapag may mali. Sa akin din ang sisi, o diba? Lahat na, wala nang presidente hindi nyo sinisi. Hindi natin sinisi. Lahat mali. Lahat paalisin. Saka mag-isip nga yung iba dyan, disclaimer lang ito opinion ko lang papaalisin nyo ilang taon na lang, 2 taon na lang, at saka first time tong epidemic pandemic isisisi nyo pati virus sa presidente. Isip-isip naman kayo, ang dami-dami dyan dahil lang sa relief goods ba yan? Yung iba dyan feeling ko majority sa relief goods, kaya better to shut up na lang and pray na bless siya, na huwag siya pababayaan. Ganun na lang. Instead na magaganyan tayo, gumawa tayo ng kanta, no? Na makakatulong, makaka-inspire sa bawat Filipino or sa mga tao sa buong mundo. Mag-aaway pa tayo, magra-run pa tayo sa ano. Wala rin naman mangyayari. Bakit mong mga nakarang issue, nag-run tayo, may nangyari ba? Wala. Milagro na lang yan. Milagro na lang ang darating dyan upang mapansin yan at magising yung gobyerno para matulungan tayo. Even ako, nagre-reklamo din ako. Pero hindi ko nasisisihin yung presidente dahil marami yung team. Tapos sasabihin pa nung iba, tawag daw sa 888, wala daw confident, wala daw ano, tanga-tanga daw. Ha? Kayo maging presidente, tapos sabihin namin kayong tanga.
Duterte, sabihin nyo naman, judge kami mga pro Duterte. Pero di ako pro Duterte, ako sa tama. Hindi naman yung pro na wala na sa lugar. Sa akin lang, manahimik na lang tayo. Mag-pray at ipagdasal na lang sila. Kasi naman yung gumagawa dyan ng masama. Dasal, hayaan. Ipakit, wala bang karma? Wala bang vengeance? Wala bang ano dyan? Retribution? Siyempre meron. Kaya yung iba dyan, sayang lang ano nyo. Sayang lang yung pagta-type ninyo dyan. Pagra-rant-rant ninyo. Okay, react then. Tapos ako, nag-react ako. Once, twice. Pero hindi na yung araw-araw, meron kang hinaing, meron kang hinuhugot. Lahat tayo sa buong mundo na may problema dyan. Niyuyug-yug tayo. Kaya dun sa mga nanonood sa akin, no? I don't care if you hate me, no? Mag-comment kayo. Kasi ako, nasa tama lang naman ako. Panahimik na lang tayo. Kasi kung mag-post tayo, wala rin naman talaga mangyayari. Mabuti na lang tayong mag-scroll ka na lang. Mag-scroll, react, angry reaction. Ito, makakapanakit ka pa. Hindi babalik rin sa'yo yan. Di ba? Wala rin. Yan din ang kahihinat na natin kung tayo mag-aaway-aaway pa. Yung pro and con. Sabihin na natin, ako hindi ako pro ako, pero hindi ako yung pro makikipag-aaway sa con. Bahala na sila. Basta ako, gitna ako. Non-partisan na pro ako. No, yung mga pro and con, mag-aaway pa ba tayo? Nagkakagulo ng bansa, ang buong mundo sa virus, instead na magdasal or mag-coats, no, ng mga mag-inspire para mag-boost up sa ating, para hindi tayo mawala ng pag-asa. Ganun na lang. Reklamo ng reklamo, instead na magreklamo tayo. Social media nyo pa. Akala nyo naman nakakatulong kayo. Eh, mag-ano na lang kayo. Magdasal na lang kayo. Magkaisa na lang tayo. Huwag na yun, inaaway pa yung kung sino sisisihin. Wala naman tayong talagang ano. Hindi isisihin natin si ganyan. Diyos ba sila? Hindi. Bahala na sa kanila ang Diyos. No? Sasabihin ng iba dito, alam ko may mga magko-comment dyan na Diyos. Eh talaga, eh without Him naman talaga, hindi tayo magiging ano. Okay? Saka doon naman, payo ko naman doon sa mga ba't hindi pa nakakaboto o makareklamo. Instead na magreklamo kayo, mag-ML na lang kayo. Maglaro na lang kayo ng online games. Kung nai-stress kayo, kung alam nyong talagang masakit sa ulo yan, mag-games na lang kayo. Diba? O, pray kayo, tapos gumawa na lang kayo ng mga online assignment ninyo. Hindi yung mga nagre-reklamo kayo dyan. Reklamo rito, reklamo roon. Memes dito, memes doon. Instead na ginagawa nyo na lang yung duty ninyo as a citizen. Pilipinas. Hayaan nyo yung mga nakakaalam dyan. Huwag kayo yung nangingialam-ngialam dyan. Feeling nyo perfect tayo. Kaya ako, ayoko na magpo-post ng mga ano talaga eh. Ako po, aminin ko sa inyo mga ka-officialis. Hindi ako nagpo-post talaga dyan sa Facebook. Unless mag-react ako doon sa mga interesting para sa akin personally. Doon sa ano na yung post na yon. Pero kung hindi naman, wala. Ini-ignore ko. Ganun na lang din. Just ignore na lang kung hindi naman makakatulong sa inyo personally yung post na yon. Ignore na lang. And I quote din na nobody's perfect, no? Practice makes perfect, but nobody's perfect. Huwag na natin sisihin na ang bagal-bagal. Wala talaga tayong magagawa. Dahil first time itong nangyari sa buong mundo na dumami ang kaso. Huwag na natin sisihin pag China ganito. Magagawa ba tayo? Nangyari ni. All we have to do is to ano na lang, to pray. Oo, doon na tayo. Ako rin naman sinisisi ko ba't pumasok pa kasi yan China. Payo ko lang doon sa mga kapataan, sa mga ka-IQ ko. Eh huwag na natin sisihin, yaan nyo na lang. Eh may babalik naman dyan eh. Ganun na lang tayo, huwag na natin let it go. Sabi nga sa kanta. Pero huwag na natin yung makakasakit pa tayo, mag-aaway-aaway pa. Uulit-ulitin ko talaga to kasi ang pangit sa atin eh. No? Dami kong nakita sa post, puro ano eh. Puro hate. Akala nyo naman, may naitulong. Tignan ko nga mga activities ninyo. Kung natapos nyo, di ba? Hindi pa. Yung iba, mostly. So yun na lang mga ka-officialis. Kasi it's my opinion lang naman din eh.
hindi naman din ako eksperto. Mabuti doon kayo magtanong sa mga eksperto. Ni eksperto nga, di ba? Niluloko nyo rin. Niluloko rin natin. Eh, kasalanan na rin natin yan kung hindi tayo makinig, no? Kasi dala lang yan ang home quarantine natin, kaya nagagawa nyo yan. Hindi ko rin naman kayo masisisi. Dahil ako rin, buryong-buryo na dito. Napaulit-ulit lang din ang ginagawa. Tama, tama. Kaya, relax na lang tayo, mag-chill na lang tayo instead na makipagsabong-sabong pa tayo doon. Yung mga pro, payo ko lang sa inyo, tumigil na lang kayo. Mga ako naman, maging ano na lang kayo, maging constructive way na lang ano ninyo, yung may sense. Kasi yung iba dyan nagre-reklamo, wala namang sense. Maganda yung nagre-reklamo kayo na may sense. Yung iba, sobrang ano naman, over the boundary na. Dito na lamang po mga ka-opisyales, like, comment, share, and subscribe. Road to 400 subscribers na po tayo, and soon, so 1K subscribers na po tayo. Lagi pong mag-ingat po tayo sa mga lumalabas dyan, syempre. Always wear your face mask. Mag-jacket po kayo para balot na balot talaga. Kasi ting, hindi naman airborne yung virus. Ay, dun lang talaga sa makakasalamuhan mo mga tao. And stay safe po dun sa mga nasa bahay, and lagi pong maglinis at maging malinis sa sarili at sa inyong kapaligiran dyan sa bahay nyo.